Kings Gaming dito ng Push Trot, mga kaibigan. Look at those picks. Chen and Nature's Prophet. Ito sa mga ano, mga heroes na kitang-kita nyo naman. Puro summon at saka puro... wait lang, mukhang wala daw tayo sa audio. Yan, okay na ba? Okay na? Okay na, mga kaibigan? Yan! So, inayos lang ng konti. Again, uulitin ko po. My name is Vin Rab from Ineski TV and this is ESL 1 Manila 2016. Ano po, semifinals na po ito, the match between Wings Gaming and Fnatic. So, ayan, sinasabi ko nga kanina, itong The Wings Gaming, kinakita nyo naman sa peak na nagbabalak ng push strat. Meanwhile, Fnatic, same lang din, kasi kinakita nyo naman, meron silang enchantress dito to counter that chain. Agawan na naman ng Crypto, or it's called, ano ba, yung mga enchant, yun, matawag nun sa, yan, Holy Persuasion Enchant War. Na agawan lang Creepypasta. Plus, si Beastmaster with his boars laban naman sa Nature's Prophet Trent. So, makikita natin yan. Yung Fnatic, hindi na sila natatakot. Kung push strat kayo, pu-push strat din kami. So, yan. Laban-laban na. Meanwhile, Wings Gaming taking Lion. So, ito mga hero na ano, yung tipong medyo OP dispatch. Kasi, kita nyo naman, napakasakit niya mang burst. Sasamahan mo pa ng Nature's Prophet niyan may Nature's Rat na matyempohan na tamaan niya nung huling-huling, ano, huling-huling, patawag dito, yung bounce nung Nature Shot, eh, talagang burst na burst ka with that finger pa. So, masakit-sakit, Diyos mio. Meanwhile, Fnatic going with that Spectre Gaming, eh, so far, yung Spectre pick dito sa tournament na to is successful. Kasi wala pa naman ako nakikita ng Spectre pick na natalo sa tournament na to, actually. Kasi, alam naman natin, sa mga naglalaro dyan sa pub, kita nyo naman kung gaano kasakit ang Spectre, ginagawang pang MMR nila Badman yan. Diba? My goodness. So, nga pala, ang susunod na laban dito, kung matapos na itong series ito, is between Team Empire, na nasilat yung mga idol nating Team Secret na ang daming mga Bugattis na umiyak kahapon. Siguradong sigurado ako dyan, maraming Bugattis at Arcana ang nawala sa mga bulsa ng Team Secret. And Empire, yung mga Empire fanboys dyan, medyo nagbubunyi, nagkaroon sila ng Bugattis. Grabe. Ang laki, kung sa mga tumitingin kayo sa betting site, ang laki ng odds ng Team Empire, kahit nasilat nila yun nung last day, na 2-0 nila nung group stage, pero nasilat pa rin kahapon. So, yun, a little recap lang tayo sa napangyayari kagahapon sa mga team bahay dyan. So, sa mga nagtatanong kung ano yung The Wings Gaming, sila po yung nanalo sa China Qualifier ng ESL 1 Manila. Sila po yung, yung nag-champion doon and nakasilat sa COL kahapon. Pure Chinese team po yung mga yan. So, yun. So, nakita naman natin dito, Wind Ranger pick coming from Wings Gaming. So, push strat pa rin. Pwede pa rin itong tawagin push strat. Ika nga, dahil sa focus fire niya na pwede niyang focusin yung tower. Eh, easy tower, easy level naman natin dito sa patch or sa meta na to. Eh, medyo madali-dali tayo dito sa tower. Talagang gusto, 10 minutes in the game, kailangan may napupush ka na isang tower. Sabi ni KY is my name. Pabati naman kay Caster, poging Caster, Papa V, na ha, ilabas mo na si Bianca. Oh, actually, abangan nyo si Bianca. Alam ko na siya, Mellow 94.7 siya ngayon. Kasama, isa pang Mineski TV talent na si Erica May Aki Ilar. At alam ko magbibigay sila ng insights and stuffs kay DJ. So ayun. Meanwhile, Fnatic picking Pugna dito. Push strat talaga ang nangyayari dito, mga kaibigan, with that blast, Nether blast, mga kaibigan. So push strat is Rael. Sabi dito ni Favay, Chen plus Nature's Prophet, push strat is real. Tamang-tama ka diyan, Favay 101. Kitang-kita mo naman. Pero easy ka lang, Fnatic here with that Enchantress and Beastmaster, kayang-kaya nilang mag-counter push dito. Sabay na lang tayo na push. We have the Nether Blast, we have Boar, we have Enchant. Pare-pares lang, push lang tayo. Wings Gaming, tignan natin dito kung magkukommit pa sila ng another hero para pang push. Kasi they lack carry. Yun na lang ang kulang nila, carry. So, sino ba ang mga carrying open sa board natin yon? Hindi! Hindi sila pumili dito ng right click hero, pinili nila dito kunin si Necropost Gaming, mga kaibigan. So nako, isa sa mga ayokong hero nakikita yan si Necropost due to the fact na pag tinamakan ng ulti niya at namatay ka, Diyos ko, mag-FB ka muna for at least 60 seconds. Eh wala, GG tayo talaga diyan.
Eh, tingin sa Fnatic naman, ang kulang lang dito is probably another support. Kasi kita naman natin, ay, depende pa dito ha. Kasi kung magpo-push, ay, kung magsusupport yung Pugna, eh, talagang, ano, Swanity. Pero, kung sakali na mag-mid lane itong Pugna against the Windranger, eh, di, Swan, di ba? Pero kulang pa talaga sila dito ng support for me kasi wala man silang ganun ka-lockdown. They have Beastmaster, yes, Roar, pero single target lang. Kita mo naman yung lockdown netong The Wings Gaming. They have Impale, Hex, Sprout, and eto pang isa sa mga OP na Shackle Shot ni Windranger. So, medyo kulang sila dito or medyo silat sila dito sa lockdown defense. Si Fnatic, kayang-kaya naman nila yun eh. Especially, ang gagamit pa ng Enchantress for sure is si Dijardel Mampusti, mga kaibigan. Ang huling-huling Pinoy na natitira dito sa tournament ito, siya na lang ang kaisa-isang Pinoy. Kasi nawala na silat na yung ating pambansang player, which is na Mineski. Sad to say, na 2-1 sila ng COL kahapon. So, ayan. So, Fnatic probably are going to pick a support hero. Eh, hindi ko alam kung ano support lang kasi medyo tignan naman yung bans dito. Ban na yung Ayo, yung support. Naubos na yung support. The Witch Doctor, naubos na yung Disruptor. At least a Puck or a Rubik. Yung mga ganun na lang yung open. Dazzle, Oracle. Pero hindi naman nila kailangan ng pang-sustain. Hindi naman nila kailangan dito. Kasi nga, kung mag-dire sila po siya. Pero ayan, Vengeful Spirit, mga kaibigan. Buti nakalimutan ko si, ano, si Balete, Drive Girl. So, si 343, asawa ni Marie, would be picking that Vengeful Spirit, mga kaibigan. With my Fnatic net. Alam naman si net, napakabilis magpapamit that Spectre. And sure na ang gagamit ng Enchantress si Idol di Jardel. At si Pugna, mga kaibigan, ay gagamit si Midwa. Sa matatuloy ni Boss Binrams, ang team mapupunta si Kuko. I don't know. For now, is stand-in sa TNC Pro Team. Nandun muna siya ngayon eh. Kasi hindi siya, maraming, ano na, alam niyo naman na bago mag Manila Majors and International na gano'n na tayo, nag-lock na tayo ng teams. Eh, so far, nag-lock na ang Mineski and TNC. Nag-lock na rin sila, pero nag-lock sila 5-man lang. Pwede pa silang magsama na. Sige, so si Kuko ay nasa TNC for now. So, ayun, Fnatic versus The Wings, mga kaibigan, and this is the semifinals of ESL One Manila. My goodness, one of the biggest esports event here in the PH. Nakikita natin ang aga-aga TP ni Dijardel, TP ni Lion. Ay na, Jotneka na, hindi, joke lang. Mag-aano lang yan ng ward. So, ayun, maglalagay lang ng ward yung mga yan. Obviously, for a ward advantage. Oh yes, wait lang mga kaibigan, tatanggalin ko lang yung HUD. Bawal pala yung HUD dito mga kaibigan. Wait lang, ay. Wait. Tatanggalin lang natin yung HUD mga kaibigan kasi ba... Yan. Yan. Next. So, ayun, next game na lang natin tatanggalin kasi mukhang ayaw matanggal, ayaw magpaawat na itong aking HUD, mga kaibigan. Pero so far ito, papakilala ko muna yung teams bago mag-start. So, Ohio would be playing the off lane, Beastmaster sa kabilang side naman dito, Mid One would be playing the Mid Pugna, kaya sa pangalan pa lang, Mid One. DJ would be playing Signature Hero, which is the Enchantress. Fnatic 343, eh, asawa ni Marie would be playing the Balete Drive Girl. Vengeful Spirit, and last but not the least, Net would be playing Spectre. Sabi lang side naman tayo dito. Pero mukhang mamaya na ang introduction. Nagkakagulo na dito. Blast. Ito na. Chanian na dito mga kaibigan. Impale dito kay 343. Pero Innocence dito mga kaibigan. Running pretty low. And first blood kay Dijardel mga kaibigan. Obviously, si Dijardel pa. Ganyan si Dijardel. Pero meron ditong Fairy Fire ang kuya mo. And one last hit. Pero meron na siya ditong win run. Hindi na siya makakabuta. Pero ito, isa sa mga magkalaban or yung mga mortal enemies ng Dota totoo kasi nag-aagawan ng mga krepepa sa farm or sa farm site. Eh, wala, ayun. Tiyo mo, binigyan lang niya ng free hit dito si ano. Ayun, wala na siyang pang tango dito. Mga kaibigan, naubos yung tango. So, Fnatic Dijardel, mga kaibigan, with the first blood. Ito yun, nakakuha na siya ng unang krepepa siya, which is the Hell Bear Smasher. Isang krepepa sa lang at sa tingin ko mag-rotate na naman yun sa midi. Pero ito, so far, Lion, medyo na magamaga agad. Alam ko, kakapatay lang siya kanya at nakakatipi lang niya dito. Pero ako, Diyos mio, grabe. Namagagat ang kuya mo. Yan talaga ang problema pagkalapat mo ang isang Pugna. Eh, Nether Blast Lord is nilang gagawin sa inyan.
Meanwhile, ito naman si Wind Ranger. Alam naman natin na hindi pa siya ganun kasakit mangkait dito due to the fact na wala pa naman siya yung pace boots. Isa sa mga masakit na pangharas ni Wind Ranger is yung kanyang range. Medyo malayo yung yung range niya sa ibang mga mid laners. Kaya kaya niya mangharas. Pero yun, mamaya na, Diyos mio, nagkagulo na naman sa baba. Wings nakaganti dito kay Fnatic 343, mga kaibigan. With the help of the rotation of Ice, mga kaibigan, Ice lang yan. Nakula tayo ng isang Ice. So, ayun. 2-1 na po ang scoreboard dito. Nagkagulo pala sa baba. Hindi ko napansin. Meanwhile, top lane. Necropos Gaming. Medyo mahirap pa tayo na isang Necropos dito. Meron siyang death pulse na or yung heal niya. But the fact is, meron pa rin tayong mga alagang Krepepas plus the boar. Talagang iiyak. Ayun. Naku, mukhang nangangarip si Shadow dito. Pero yun, nag-rotate na si Lion dito. Pass, nag-rotate pata dito si Nature's Prophet. Tignan natin kung may magagawa sila. Oh no, DJ running pretty low. Wala na. Mukhang susuko na si DJ Ardell dito. Pero hindi, kapalit ang buhay ni Shadow. Pero hindi, meron pa siya ditong Fairy Fire plus that Deadpool. Pero may Fairy Fire din si Ohio. Pero ayun, tutumba pa rin siya dito sa Fnatic. So, 3-3 ang score, mga kaibigan. 3-3 pa lang. So, 2 minutes in the game. Alam naman natin silang push trot. So, walang nagpapadaig pagdating dito sa laning stage of the game. Enchantress and Chen. Rotation early na agad sa mga krepe. Pag nakakawa sila ng creeps, diretso rotate, diretso gank para maka-advance or magkaroon sila ng advantage sa mapa. Kasi alam naman natin kung isang or mga tatlong kills lang dito, pwede silang umabante for a push. Dito naman sa mid, oh no. Kita nyo naman yung Nether Blast Haras. Pero ito na, medyo may damage na. Itong si... Hindi ko alam yung pangalan niya kasi Chinese. Pero hindi ko kaya basahin. Basta si Wind Ranger. Ito yan, Wind Ranger, mga kaibigan. Kaya na makipagsabayan niya ng harassment. Dahil second or dalawa na yung level 2 na yung kanyang power shot. Which is 200 damage din niya. So far, Nether Blast 175. Kita nyo naman, mas malakas pa yung power shot kaysa dito sa Nether Blast. Milo, tingnan naman natin sa taas. Lion, kumukuha dito ng gumagawa ng stacks dito para kay Necropos. So, madali naman kasi linisin niya kung sakali. Tingnan naman natin dito sa bottom lane. So, net farming pretty safely here. Kaya alam naman natin si 343, isa sa mga offensive heroes din yan actually. Kasi alam naman natin na gank yan. Ang tindi mag-gank niya ni Vengeful Spirit. Pero, tingnan naman natin dito si net. Pag nagka-level pa, pero ayun, naku, nagkagulo na naman tayo dito sa taas. Ohio taking Lion, mga kaibigan. And mukhang susunod pa ata dito si Shadow. Pero meron siyang heal, pero Hadouken ng tinamaan. Tinamaan siya ng Hadouken dito. And isang axe na lang, tapos na ang problema. Pero ito, nag-rotate. Ayun, naputol yung puno. Saktong-sakto sa pagbabalik ng kanyang mga axe. Naputol yung puno. Oh no, maraming rotation pero walang nangyayari, mga kaibigan. Innocence dito nag-rotate at nahadukin lang sa mukha. Ang takas talaga nito ni Ryu . So dalawang satyr lang ang katapat nito ng fanaan ng Wings, mga kaibigan. So iniintay ko dito yung rotation. Ayan na, iniintay ko pa lang. Nandito na si Ice, mga kaibigan. With that Troll Summoner and a Centaur Conqueror. Naku, Di Jardel, hindi siya nahuli. Sayang, medyo out of range ata siya dito ng net or yung ensnare ni Ice. Pero at least, naka-dodge sila ng bullet dito. Pero so far, ang mahalaga dito is nakaka-lasit. Ito natin yung lasit din, Ice. O, tingnan natin naman. So, 23 lasits dito kay mid one, mga kaibigan. 18 lasits lang ang Wind Ranger. Medyo mahirap-hirap ang buhay nito ni... Hindi ko talaga alam yung pangalan. Hindi ko kaya magbasa ng Chinese. So, ayun, ako, nagkakagulo. The Boar versus the Army. Boar, pang-scout lang yan. Meanwhile, tingnan man natin yung baba. Net. Yung ganun pa rin, same farming pa rin. And he needs that level 6 para man lang makatulong sa kanya mga teammates. Pero wow, nice dewarding here coming from Innocence. Pero yung mga ganung klase ng pag-deward, medyo delikado yun. Kasi nasa teritoryo ka ng kalaban mo and hindi mo alam. You will never know kung nagpa-farm ba dito yung Enchantress. Mahuli ka niya ng mga Army of Krepepas. Magigigig ka tala. Pero ito, nako, net. Ohio, nako, yung mga nakasalubong sa'yo. It's the jungle, mga kaibigan. Leon Guerrero, Centaur Conqueror, Dark Troll Summoner. Mas, kita mo naman yung mukhang Necropos. Mas may sumama pang taong gubat. Welcome to the Jungle City, mga kaibigan. Wings Gaming, ito na ang sinasabi ko. Pag magkakamali ka lang ng isang move, talagang susubok po mo siya. Kita mo naman yung dala niyang army. Tapos, meron pa silang heal ng Necrophos. So, easy. May skeleton.
Oh, may Radiant na, may Dire pang mga ano, mga Ravenwood pa. Pero so may ulti na si Spectre for what? Para sa mid lane. Pero namatay dito si 343 and ayun! Six man of the year mga kaibigan, Roshan smacking the hell out of Wind Ranger para hindi makatipi. My goodness. Pero na-push dito ni Jardel yung mid. At least it's a trade of tower. Pero namatay si 343. Eh, ang problema, eh, namatay nga lang yung mid lane nila, eh, which is the Wind Ranger. So far, napakagandang trade. Buti na lang kamo, may disiplina tong six man of the year na si Roshan, mga kaibigan. Hindi namatay sa kutos, but the bash lang yung nangyari. Na-bash lang tong dito si Wind Ranger, pero hindi namatay. Siyempre, mas gustuhin ko na mamatay sa kamay ni Roshan para walang mapuntang gold dito sa Fnatic. But the thing is, hindi. Si Roshan kinutosan lang siya at binawasan lang siya. Tinira ng at least 10 or 100 HP itong si Wind Ranger para lasitin na nito ni Fnatic TJ. So again, 7-5 in the board. Tignan natin yung net worth. 1-5 lang naman. Hindi pa naman ganun ka-insurmountable. Meanwhile, the XP is the same. 1K lang dito. And ayun, ice di eh. Pag nasobrahan ka ng ice, iba na eh. Ice dito, mga kaibigan. Ayan, kumukuha lang siya ng mga krepepas. Actually, mas gusto ko yung rotation talaga. Kita mo na si DJ talaga, professional break. Kita mo. Kasi yung rotation dito ni Chen is hindi ko masyadong dama. Samantalang si DJ, kita mo, nag-rotate siya doon sa mid, nag-rotate na siya sa top. Nagkaroon na siya, ginawa niya na, hindi na lang pala siya nag-rotate sa bottom lane. Pero gumawa na siya ng havoc dito sa buong mapa. Kumbaga, di na mo, dala niya yung dalawang hadukin kanina. Pero ngayon, Centaur, Tormentor, lang ang kanya dala. Pero mawawala na yung duration niya kasi enchant lang yan eh. Chinarm lang niya yan dito si Satyr Tormentor. Pero ito na, nagbabalak na naman sila. Nag-group up naman sila dito para siguro pumush. And so far, net dito nagtatago kasi kita mo naman, dalaway na dito and you will never know kung mayroon pang iba dyan. Kasi alam mo naman ng Team Wings or yung kanilang lineup, sobrang push strat. So talagang mag-group up yan para mag-push pero to binutas na yung kagubatan ni Jungle Book 2. Pero mas mabilis po push ang Fnatic mga kaibigan with that Nether Blast. So kita mo yung dala ng Fnatic, wala nga si Fnatic 343 doon. To hell. Pero ito lang kung mukhang magro-rotate sila sa baba to counter go yung mga nagpo-push sa baba. And Fnatic Shadow, Fnatic tuloy, Wing Shadow mga kaibigan. Dumikit kasi yung pangalan kaya naging Fnatic Shadow. Nagdikit sila ng pangalan. So, Wing Shadow mga kaibigan na iniwan ni Jungle Book 1. Pero nagkakagulo rin ata dito, no? Meanwhile, Enchantress. Oh, naka-double damage rin siya dito. Pero siya stun. Pero to Spectre with that ult. May Nether Ward dito. And Lion Guerrero, mga kaibigan. Wala silang stunner. Pero ay, ang buhay. Sayang, ginamit niya yung Krepepas dito to hurl border a Lion. Sayang. At naisalba pa ni Ice si Godsparker dito sa kamay ni Dijardel, mga kaibigan. Nabuhay pa si Campanero. So Ohio, mga kaibigan, nice rotation coming in from Fnatic. Kita-kita nyo naman. Yes, Wings took down the objective which is taking down that bottom tower. Ang problema, ang laki naman ng casualty. Kita mo, namatay si Leon Guerrero, namatay si Shadow. At isang hit na lang. Di-deny pa. Hala! It's a miscommunication coming here from Wings, mga kaibigan. Dini-deny. Pero na-deny pa rin ni Necropos. Pero it's a... Didinay niya na actually sa one hit na lang, pinortify pa for some unknown reason. Siguro akala nila hindi kaya ng normal dito ni Shadow. Pero at least na-deny pala nila, yung effort is still there. At saka magku-cooldown naman yan kasi first tower yun. Pag automatically namatay yung first tower, magku-cooldown na ganyan. Pero to Wings mga kaibigan. Ito na naman tayo sa Wings kasi tingnan mo naman yung lineup nila. They have the strat. Or they have the capability of killing Roshan at this time of the game, mga kaibigan. 10 minutes, kita mo naman kasi, I don't know why, kita mo naman sobrang daming krepepas. Ang problema, na-scoutan dito ni Dijardel yung mga nagaganap dito, sending a skeleton. Wala. Nabulilyaso yung plano ng Wings. So, sayang ang sod, sayang ang effort dito ng Wings, mga kaibigan. Meanwhile, Leon Guerrero nagtatago sa Jungle Book. Nako, wag lang sana magkaka-vision ang Team Fnatic or else this Leon Guerrero is dead.
Naririnig ba niya yung mga pagpa-farm nito ni Mid One? Tingnan natin kung naririnig niya. Wala, so far, wala naman nagro-rotate. Pero may illusion rin dito coming in from... Oh! Nagkita na sila! Oh my God, ito na. Oh, the finger! Pero ito, naku. Meanwhile, ito na, nag-rotate pa si... Meron pa siyang TP dito, pero wala eh. Ganun talaga eh. Wala naman stun dito si Net. Pero ito, na-roar si... Oh, it's not a good trade for me. Pugna, hindi naman niyang ganun kailangan ng luxury item. Kailangan lang siguro niya ng Aghanim Scepter or a BKB para makapag-sustain niya yung kanyang life drain. Pero si Nature's Prophet, alam naman natin, malaki ang impact ng isang Nature's Prophet kung mataba. Eh, so far, medyo trams pa lang ang item niya dito. At hindi ko alam kung anong gagawin niya dito sa Gloves of Haste. Maybe a Maelstrom or a Hand of Midas para lang sa pag-control ng economy nila. But so far, ito lang ang item ni Fnatic, eh, ni Nature's Prophet dito. DJ, kita nyo naman, the Army of Crepebas with that Hadouken from Satyr Tormentor. Eh, sa tingin ko, pag nakakuha na naman siya ng another Crepebas dito, eh, magtatry na sila dito, pumush for that bottom, kahit ano bottom or top or ano mid, pupush na nila yan, mga kaibigan. Ita mo naman, dumadami na yung army ni, na i-enchant nito ni DJ. Meanwhile, check natin yung item ni Ohio. Anong nagulta ko kanina. Meron na siya Necro Book dito. One. Or meron na siya nung Sorcerer Stone ng Harry Potter dito. So, tingnan natin dito kung anong mangyayari. Meanwhile, 3-4-3. Wala lang. Happy with his boots and bracer. Tapos, check natin yung item ni Spectre. Si Spectre is sa mga mahalaga dito kasi ito yung late game. Ito ang aasahan nila. So, medyo tahimik pa ang kuya mo. Pero yeah, meron na siyang tambol panggawa ng banda, mga kaibigan. Drums of Endurance dito kay Net. And check natin yung item ni Mid One. Mid One, same. Ito, mukhang meron na siyang mechanism. Take naman natin yung item ng Wings. Wings? Oh no. To si Wind Ranger medyo outfarm din with that Mithril Hammer and Gloves of Haste. So, bubuo muna siya dito ng Maelstorm. At least siguro para maglinis ng creeper kasi kita naman natin yung Fnatic eh push strat din. Ito naman si Nature's Prophet, same. Tinignan natin kanina siguro magme-maelstorm din. Si Chen, kita mo layo-layo, medyo malayo-layo pa tayo sa pangarap nating malapit-lapit na rin, 500. So malapit-lapit na rin siya sa mechanism nito. Pero to Net, nakita siya dito pero wala. May follow-up ba? Oh no, may stun sila dito. Tingnan natin kung magko-commit pa siya. May Spectre Haunt siya dito pero nasa dulong-dulo. Tingnan natin kung mari-reaper pero walang vision dito. Si Shadow, ayun, inahabol siya ng normal ni Windranger plus that Death Pulse. Pero buhay siya dyan. 185 damage, pero kung na-Reaper side siguro siya mukhang GG Dead Ball. Di naman GG, pero patay siya doon. Pero ito sinisignal na ni Beastmaster yung Roshan. So tingin nila siguro kaya nila i-counter si Roshan kasi medyo gumamit ng ano doon, ng mga skills sa taas. Pero wala rin Spectre Haunt dito si Net. So medyo mag-iisip sila o magdadalawang isip sila dito mag-Roshan. So far, 10-6 in the game at the 14-minute mark. Lamang na lamang po ang Fnatic sa kills. Lamang din po sila sa tower. Kung mapapansin nyo na lang, mayroon pa silang tier 1 tower sa middle. Tingnan natin yung network. So, wow! Kitang-kita nyo naman si Fnatic DJ. Isang hamak na position 4 support jungle. Mas mayaman pa sa Nature's... Ayun. Umungus na. Nakakuha ng bounty hunter, ay ng bounty si ano, si Nature's Prophet. So pa ayun, lamang na naman siya. So 5-7 in the net worth. Tas mapapangalawa si ayun, nauna si Spectre. Sobrang dikit lang pala ng kanilang net worth. Puro lang mga hundreds lang yung kanilang pagitan. Pero kita niyo naman, isang enchantress sumasabay sa isang net worth ng Spectre, ng Nature's Prophet at ng Windranger, di ba? Grabe talaga maglaro po to si Fnatic DJ. Wala tang oras to na hindi ano eh, hindi siya nagpa-farm. Kailangan every second, kailangan meron siyang money shot. Pero to at least nakakuha na ng wings dito at hindi na kinontest ng Fnatic yung tier 1 tower ng middle. Meanwhile, ito na, bottom, nag-group up na dito yung Fnatic. Maybe going to push this bottom lane. Kung nandito na rin si Pugna, yan. So, kompleto na sila dito. Si Spectre na lang kulang sa si 3-4-3. Eh, medyo hindi naman nila kailangan si 3-4-3 dito. Kailangan lang nila yung damage. Pero sapat na ata yung inner beast plus the Nether Blast, mga kaibigan. Yon. Makikita naman dito pero masakit-sakit din ang damage ng ano ng Wings, mga kaibigan, with that Finger Reaper side. Pero ito nag-haunt na, nag-aagulo na po tayo dito sa taas. Innocence, mga kaibigan, Impetus Throw, mga kaibigan. Meanwhile, Wind Ranger. Ayun na, iswaparino pa siya ni ano dito, 3-4-3. So it's an overkill
sinigawan ni 343 ay ni ano ni Ohio plus the stun from 343. Eh tumumba itong si Wind Ranger, eh syempre hindi ka naman makakatakbo pag sinigawan ka sa tenga eh. Bag imbis na tumakbo ka eh susuntukin mo, pero hindi eh. Nakatulog dito si Wind Ranger, mga kaibigan. And that would probably open an opportunity para mag-push etong Fnatic sa mid lane. Kasi kita naman natin, 12 seconds eh, medyo mababawasan natin yung Crepepas yan. Plus, medyo kabadong-kabado yung mga yan eh. O, tamo. Bawas na at least 1/4 na lang ang natitira dito sa life points ng tower sa mid lane. Pero yun, nakita naman nila, nag-respawn na to si Wind Ranger, kompleto na ang buong wings lineup. So, ayun, atras-atras muna tayo dito. And they're signaling for that Roshan again. So far, wala pa naman nakakakuha ng Roshan dito, mga kaibigan. Actually, natitipan na dito si Wings, si Fate. At ito si Roshan, mukhang matutumba na for now. At makukuha ng Wings kasi hindi nagko-contest dito. Eh na, pero ito Fnatic team. Nagtitipin na sila sa bottom, merong haste. Itong si Midwan, mukhang alam na nila ang nangyayari. Mukhang alam na nila ang sitwasyon dito sa baba. It's time! It's time, mga kaibigan. Gera na ito. At tutumba na ata. Hindi na tayo aabutan. Pero hindi na. Wala na tayong pake. Gawin na natin, mga kaibigan. Net, hindi pa siya lumalabas dito. Pero natali si Midwan! May heal pa dito na Reaper Sight to look for 70 seconds. Pero meron pang roar, mga kaibigan. Nagkakagulo na. Sobrang daming Crepepas. Hindi mo na maintindihan kung kanino si kanino. Meanwhile, ito, ubusan na ng Crepepas. Meanwhile, Ice, ito, umuuwi na siya. Kasi alam niya, kailangan niya muna isalba yung sarili niya bago yung mga alaga. Kasi yung mga alaga nakukuha sa jungle yan. But so far, 2-1. Kitang-kita naman may Aegis itong Wings. Pero si Midwan, kung hindi siguro natalo or natali dito si Midwan, eh, mabubuha siya. But so far, ayun eh, 2-1. Meron pang Aegis dito si... Ano, meron pang Aegis itong yung side ng Wings. But the thing is, hindi sapat. Sayang naman. So, ayun. Si Map Hawk, mga kaibigan, scouting out Wind Ranger here. And kukuha siya dito ng double damage rune. Meanwhile, ito naman si Nature's Prophet, si Fate. Eh, medyo, ano lang tayo, rat dito lang tayo dito sa taas. Wala pa naman nagko-contest kahit papano dito. Meanwhile, Net, marami ata siya, marami siya nakitil na buhay doon sa bot clash na yon. So, he has a Yasha now. Hindi ko lang alam kung i-straight Manta style niya to or punta-punta muna tayo ng Diffusal Blade. Okay. Yan. Game. Okay. May inayos lang po tayo sa audio, mga kaibigan. Rinig na rinig daw yung tunog ng FB ko. My goodness. Hindi ko malang na-close. Sorry. Pero ayan, na-close ko na. Wala na yung FB, mga kaibigan. So, ito. Lamang na lamang pa rin po ang panating 1417 at ang networking na natin dito. Dikit naman, 500, going 500. Yung XP naman dito, going 1,000. Okay. So, ito na, a smoke reaction coming here from Fnatic. May gusto sila ma-pick off dito. Hindi pa sapat yung nangyari sa baba. And, tiyatin dito, may Aegis dito si Wind Ranger. So, di ba niya in-expect? The Swapperinos, roar mga kaibigan, tulog ang kuya mo pero meron siya pang stun. May naka-reserve na magic missile para sa'yo. Plus, the Crepepas, kung sapat, ayun, na-stun siya nini siya dito pero ay na-Spectre Haunt. Eto na si Spectre, nagkakagulo na. Impetus, Finger, pero meron Death Ward. Nalulusaw sila sa Death Ward mga kaibigan. My goodness, the Death Ward is doing better. May Riverside kay Ohio, hindi yun sapat. Pero napatay pa si Ohio kahit paano, pero ubos. Fnatic DJ with the double kill and Ice Might die here as well. Ayun, sapat na yung wave ni Vengeful Spirit or ni 343. So, Fnatic, may Aegis pa doon ng Wings mga kaibigan. Wind Ranger, na-shutdown siya agad. Pero nakataka siya with that wind run. Na-waste nga lang yung Aegis. Pero Fnatic, kitang-kita nyo naman, medyo masakit talaga eh. Nakita nyo yung ginawa ni ano, Pugna. Grabe, naglabag siya ng Death Ward doon, nag-finger of death yun si Lion. Eh, kung ano yung binitaw niyang finger of death, bumalik sa kanya. Which is ang sakit-sakit. Imbis na marami pa siyang magagawa doon, ang problema eh, wala eh. Pagka-finger niya, gumanon yung buhay niya. Isang impetus na lang, eh, tumumba siya kay Di Jardel.
Minol, ito naman, wala na silang magagawa dito. Mukhang alam nila na dehado sila sa clash dito. So, might as well go for a rat game. Pero ito, Fnatic, reading it perfectly. Nagro-rotate dito si Ohio. Magbabalak ata ng ano. Pero kita mo naman, play safe itong si Fate. Eh, nagpapadala siya ng mga krepepas para ano, hindi siya hindi siya mahuli dito para alam niya yung may vision siya dito para hindi siya magank. So ito nakitang-kita ni kitang-kita na nila dito sila nagtago si Leon Guerrero sa kanyang gubat. But nakita alam na at least alam na dito ng Wings na nag-rotate yung apat na hero dito sa baba. Kitang-kita naman nila doon sa may mga krepepas na pinadala kanina ni Nature's Prophet. Eh si Nature's Prophet medyo nag-bail na. Pero ito hinahabol nila dito si Nate pero wala siyang stun. Pero in fairness dito kay Fate, masakit yung damage niya with that Maelstrom. At meron din siyang Blink Dagger dito, pandagdag ng Xscape. Meanwhile, Fnatic naghahanap ng makikitil, Diyos mio. Inaagaw pa nila itong jungle side ng Team Wings dito. Ba't mukhang makikita ba nila si Shadow dito? Nako, Shadow. Stay in the Shadow, Shadow. Pero hindi. He will play safe at nakita niya dito si Jardel, normal, so might as well go back. Pero to Ohio, nagtatago dito, kita ba? Ayun, nagsisignal si Lion dito ng Nopi. Pero to si Mapok, ito sa mga nakakainis sa Beastmaster, pag nag-offlane, ayun na Roar, isa swap Roar combo, mga kaibigan. Easy, Bugattis, para dito sa Team Fnatic. So Wings mga kaibigan, hindi ko nakikita yung ginawa nila kahapon ng game. Sa game nila against sa COL, wala yung aggressiveness nila eh. Fnatic talaga, parang sila yung Navi nung dati na nagdi-dictate ng tempo. Pero to, lako! Kita-kita mo naman di Jadel, nasa harapan eh. Alam naman niya, puro mga right-click heroes yan eh. Alam niyo naman, pag right-click heroes, katapat si Enchantress, eh Diyos ko! Ang bagal nila umatake with that untouchable. Pero iindahin lang yon ng isang Windranger due to the fact na meron siyang focus fire. Pero kita mo naman kada skill nila nasasaktan sila sa Netherworld. At tama, kita mo itong Fnatic. Very disciplined mga kaibigan. Kitang-kita nyo naman. Alam nila na lamang sila sa network. Pero hindi sila nag-overstay dito. Kita mo, blast-blast lang sila dun sa may tower para ma-chepi-chepi kahit papano. But so far, Fnatic is happy with that tower, hindi sila nag-commit doon. Even, merong haunt itong si Net. Pero kita nyo naman, Net, nakuha, napitas si Career. Andun ata yung Radiance ni Net, pero hindi, cargo worth niya is 200 lang, so it's impossible na nandun yung kanyang papeles ng Radiance. But so far, nalungkot ang ng Team Fnatic dito, namatay yung kanyang 6-man career. Pero ito, Roshan will probably be up for at least a minute or two. May ilaw-ilaw na to. So Roshan will probably be the next fight na mangyayari. Or yung mga yung magulong clash dito sa may Rosh Pit. Pero so far, kita mo naman yung score natin, 29. Kalahati po ang team. 11 po ang lamang ng dito, ng Team Wings. So tingnan mo natin dito. Biki, at least ang gusto ko lang dito sa Team Wings, mga kaibigan, medyo sila dito, nagbe-play safe sila kahit papano. Kahit sabihin mong may Death Ward doon, hindi naman sila nag-aalago. Kasi nakita nila yung power ng Death Ward. Medyo masakit talaga kasi bitaw, lalo na't puro yan. Int. Actually, oo. 5-man int po ang Team Wings. May mga mukhang carry lang po dyan, pero ayun. Ang sakit pa rin niya kasi Nether Ward yan and int-type sila dito. So, napakalaki ng kanilang intelligence. Masakit talaga yan. Para sa kanila. Mga skill type yan eh. Alam naman natin, si Chen relies on his penitence and test of faith. Plus, yung mayroon pa siyang Hand of God. Marami siyang kailangan ibitaw. Meanwhile, eto naman si Necropos. Yes, nahihil niya yung Death Force yung mga kakampi niya. Nahihil siya. But, kada bitaw niya nan, masakit para sa Netherworld. Plus, that Reaper Sight. Makikita naman natin si Windranger. Kailangan niya nila mag-shackle shot. Kailangan niya mag-power shot. At kailangan niya mag-windrun, which is tatlong skill na agad yun. Paano pa yung focus fire? Diba? Apat na skill. Lion, kita mo naman lahat yung clickable. Pero to Fnatic with that smoke. Sinisignal na sila dito ng Team Wings. Naglagay na war. Pero yung career,
Hindi nakita niya or hindi na ispatan yung career dito mga kaibigan. Pero ito lumilikod ang Fanatic na alam nila dito. Pero nagtatago na si Wind Ranger at si Leon Guerrero. Medyo nagtatago na rin. Pero nasignal na sila. Oh no, na-stun siya dito. Pero tingnan natin kung sapat. Ito na, nag-haunt na. Itong si, ano, pero wala silang stun. Swap nga lang mga kaibigan. Meanwhile, namatay na, nakatakas dito si Leon Guerrero. So it's, nakatakas yung support, yung carry ay yung mid lane, hindi nakatakas. So, it's a tragedy again for Team Wings, mga kaibigan. One death in favor of Team Fanatic. So, shoutout daw muna dito sa mga nasa mga nanonood sa stream. Shoutout kay Reging Chucky. Shoutout muna, Kuya Kev. Wow. Shoutout sa'yo. Mayon. So, Fanatic probably signal. Oh, yun. Nagsisignal na sila dito. Nagsisignal na pala yung Wings dito na defend this bottom tower kasi talaga malulusaw to in the hands of Fanatic. Pero to, si Nature's Prophet, trabaho-trabaho lang. Gumagawa lang siya dito ng paraan para umatras yung Team Fanatic. But so far, andito si Net para bantayan yung kanyang top lane. He has no hunt, though. So, kung makikipaglaban dito yung Fanatic, medyo delikado sila dito kasi 4v5 ang mangyayari dito. Pero, yan. Alam nila yung, ano, alam nilang hindi maganda ang sitwasyon doon. So, they will probably back up, yan. And 20 seconds na lang si Roshan, mga kaibigan, babangon na sa kanyang kuweba. And for sure, alam yan ng both teams. Kaya tingnan mo, bumibili na ng smoke si Leon Guerrero dito. And, eto si Spectre, 30 seconds para magkaroon na siya ng hunt dito. Eto na, wala na, wag na natin intayin yung Roshan. Let's make things happen here. Gumang tayo ng isa, ayun, gumisignal lang sila yung Violet o sumisignal lang dito si Pug na nang sign doon, gusto natin nila pumunta doon. But still, eto na, medyo delikado yung Pug pumunta sila doon, pero ito umiikot na yung Wings dito. Pero hindi, kita mo naman, Fanatic, nagtatago sa gubat. Innocence, Innocence, Innocence. Pero naramdaman niya yung Nether Ward, mga kaibigan. Aroy ko po, nilayo mo pa. Hindi ka ililigtas pag finor stop ka. Pero naiswapen rin, si Ice Ice, mga kaibigan. Pinenitence yung ano? Pinenitence, oh my God, pero hindi yan sapat. Fanatic, DJ with the gunlight. Kita niyo naman po ang galawa ni Pinoy Pride. Di Jardel Mampusti, mga kaibigan, doing the work here for Fanatic. Double kill po ang kuya mo. So, my goodness. Naubos po ang Wings. Ano ang gagawin ng isang Chen kung wala siyang army? Taga-heal. Tapos, hindi man lang naggamit or hindi man lang na, ano, nagamit yung Specter Haunt ni Net. So, probably meron pa silang isang, may isang pamasakit na skill mamaya ang Team Fanatic dito o yung Haunt ni Net, mga kaibigan. Wala. GGWP ang mangyayari dito sa Wings, kung hindi sila makakapag-high ground defensive dito. Pero so far for me, maganda naman yung high ground defense nila. Meron silang power shot, impale. Pero hindi ka pwedeng basta-basta gumamit ng impale dito, mawawalan ka ng disable. Meanwhile, ito lang ang kayang gawin talaga ng isang Nature's Prophet. Mag-rat Dota. Pero para sa akin, hindi maganda yung item choice niya. Kasi marami siyang pwedeng choice na pwedeng bilhin. Pwede siyang mag- Orchid dito para mabawasan yung impetus shot ni Dijardil. Or might as well go for a Orchid para pag nag-blink dagger itong si Beastmaster, ma-silence niya. But the thing is, gusto niya mag-push. Pero yun, nagkakagulo pala sa mid, hindi ko napansin na, naku, natatakan siya ng ano, ng Facebook. Itong si Spectre, mga kaibigan, 90 seconds in the board. Aroy ko, be. Ayan sa mga skill talaga, mapapa-FB ka na lang bigla, mapapa-altab ka na lang bigla. My goodness. So, the score is 23-10. At least nakakill sila dito sa ngayon. And 5,000 gold lead, mga kaibigan. 5,000 gold lead in favor of Fanatic. And the XP is 7-5. Mas nakakatakot pa. Pero ito, at least, umaabante na sila dito sa top lane. At nag-group up na dito yung Wings. Wala si Sony. Wala si Net eh. So, might as well go for a push. And alam nilang medyo tulog. Facebook ang nangyayari dito kay Net. So, might as well take that. Ayan, focus fire. Ginamit na. Meron pa sila mga krepepas dito. Pwedeng kunin niya ni ano para gamitin niya dito. Pero may pang stance dito. Hindi inabot. May dagger dito si ano, si Nature's Prophet. Pero meron pang tornado ni Yolanda. Pero naiswap rino. Roar! Ayun na eh. Fanatic DJ, sobrang sakit. Hindi siya sapat. Pinauwi siya dito. Pero successful lang kanyang pag-uwi, mga kaibigan. Pero ito, nang traidor. At wala naman sila nakuha doon na kills. But so far, at least, safe silang nakauwi lahat. Nakuha nila yung bottom, ayun, ano, yung mid tower. Yun lang naman gusto nila. Mag-push ng mid tower.
Eh, nakabuhay sila doon. Wala naging casualty. Pero kung problema, pagising ni Ned, hindi na yan mag-easy-easy, mga kaibigan. Ako, malapit na siya sa kanyang Manta style, which is nakakatakot. He has the ultimate orb now. Nag-iipon na lang siguro yan ng ilang 200 na ano siguro gold for that Manta style. Eh, medyo iyak-iyak na. Eh, itong Team Wings, kung sakaling mabubuo pa niya yan. Kasi Radiance lang siguro, sapat na para ubusin itong lineup ng Team Wings dito. But so far, hindi pa naman siya nag-a-action dito eh. Ang uma-action talaga dito, full action star talaga to si Dijardel, mga kaibigan. Siya yung mostly guess, yung 11-1, mga kaibigan, si Dijardel. Check natin yung scoreboard. Ayan, tingnan mo naman, 11-1. Double-digit kill po si Dijardel, mga kaibigan. Is Pinoy Pride, mga kaibigan. Damo, 11-1. Lahat ng kakampi niya, single-digit lang yung deaths niya. 1-3. Isa siyang support po, ha. Lilinawin ko lang, hindi po siya offlane, hindi po siya mid sa carry. Isa po siyang position for jungle support. Dijardel is doing it really, mga kaibigan. Napakagaling niya po humawak ng Enchantress. Oh no, ito na, Spectre Hunter, sinasabi ko mga kaibigan, ito na nagkakagulo na. Kita mo nangyayari sa buhay ng team na Wings, mga kaibigan. Kita mo na lusaw sila pa isa-isa. Swaperino and ano nangyari? Disaster. Ito na sinasabi ko, net with that Spectre Hunter. Ano, ililigtas ka ba niyan? My goodness, it's a disaster. And Team Fnatic, mga kaibigan, support Dijardel is doing it. Net, alam mo, masarap maging carry pag binibigyan ka ng space ng support mo eh. Eh, kita mo naman yung binigay na space sa kanya ni Dijardel dito. Mga kaibigan, 12 kills ang binigay na space sa kanya dito ni Dijardel. And GG, mga kaibigan, GG, ubos ang Team Wings, mga kaibigan. So, game 1 would be taken by Team Fnatic dito. Sa mga nasasabi dyan na obvious naman, nope, ako, ini-expect ko sana papalag yung Wings kahit paano eh. Because kita-kita naman natin pareho sila na push strat dito. Hindi ko alam ano nangyari. Wala man lang sila na push na rocks dito. Meanwhile, Fnatic, ayun, si Dijardel po talaga with that Enchantress. Kita niyo naman po yung item